nyo ma'am eh. Sarap sa bayan. The bike is responsive to steering input and does not exhibit twitchiness. It is stable at high speeds and is confident enough on descents, especially when on the drops. Syempre sa trail, unpredictable yung dinadaanan natin.
loose na lupa yan eh. Minsan may mga bato, may mga uka-uka. Dito pumapasok yung responsiveness ng bike. So bawat correction or bawat galaw mo ng manibela mo, nagre-react agad yung bike. Pero not to a point na sobrang likot niya na, hindi naman siya ganun. Stable naman siya pero sensitive siya sa mga yun nga, sa mga steering input mo. During high speed naman, kung mapapansin nyo dun sa trail na video, humahawak ako sa drops during high speeds, yung nga high speed tsaka pag rough na terrain na, sobrang rough na, nagda-drops na ako. Kasi sa drops, being naka-flared yung manibela nito, wider na dun sa may bandang drops, so wider, mas may control ka. Wheels roll over on everything with minimal effort while traction is efficient on dry, hard, packed terrain. Natuwa naman ako dun sa 700C. Kasi nga, sa laki ng gulong, ang daling gulungan lahat ng obstacles sa trail. Parang nilala mo niya lahat eh. Parang, ewan ko, ang dali compared sa 27.5 tsaka sa 26. The best tsaka ano, well, hindi ma-effort, talagang hayaan mo lang siya gumulong, hayaan mo lang siya, dire-diretso ko na, bilis. Braking. Brakes has a consistent feel but lacks braking power in comparison to the infamous MT-200. This is, I think, due to the smaller disc pads used. During prolonged descents, it does not exhibit brake fade. Modulation is fair enough. It is quite easy to feather the brakes with just one finger. Sa preno, actually okay naman siya eh. Mag-a-adjust ka nga lang ng braking distance mo kasi mas mahina siya compared natin sa the usual, yung sikat na sakit dito sa Pilipinas, MT-200. Pansin ko nung kinalas ko kasi to, pansin ko yung brake pads niya mas maliit compared dun nga sa MT-200. Siguro isa na yun, contributing factor na yun kung bakit mas mahina yung feel ng preno na to. Pero hindi naman siya mahina to a point na hindi na confident yung braking. Nandun pa rin naman siya eh. Kumbaga, ano lang, mag-a-adjust ka lang ng konti. Believe din ako dito kasi sa nung nag-share ako tsaka doon nga sa lamesa, hindi ako naka-experience ng brake fade. Consistent siya eh, from start to uwian, iisa yung feel ng brake, hindi siya humina. Linear pa rin yung feel. Natuwa din ako sa modulation ng preno na ito. Madali siyang kontrolin. Pwede siyang, ayun nga, pwede mo siyang ipa-skid or pwedeng i-feather mo lang, konting pindot lang para tamang reduce lang ng speed tapos gumugulong ko pa rin. Group set. RD preload is effective. Not a single chain drop and minimal chain slap on rough terrains when set to max. It has sufficient gear range for my fitness level. Enough for climbs and high-speed runs. Shifting is crisp, but not as good as Shimano and SRAM. But it does the job. Kung sa Diore or sa GRX may clutch, eto parang preload lang yung sa RD niya eh. May screw lang na pipihiting ka dun sa may RD para ayun nga, magdadagdagan yung preload ng spring sa RD. So pag sinet mo siya ng max, ayun nga, parang yung feel ng RD mas matigas na, so less na yung tendency na mag chain slap or maka-experience ka ng chain drop kasi hindi na masyadong naglalaro yung RD, hindi na matalbog. So ayun, yung may marking doon sa RD na min, medium tsaka max. So i-set mo na lang, i-feel mo na lang kung saan banda yung gusto mong preload. Tapos yung cogs naman nito, sufficient naman. Hindi naman ako nabibitin sa rektahan.
di rin naman din ako nabibitin sa ahon. So, sa katawang ko, saktong-sakto siya eh. So, hindi ko nagagalawin yung keyring nito as is na yan. Tapos, sa shifting naman, kung sanay ka sa Shimano, well, hindi siya ganun ka-smooth, hindi siya ganun kalutong mag-shift. Pero, okay naman eh. Nag-shift naman siya eh. So, napanghanapin mo, di ba? For the price of this bike, pwede na. Kumbaga, 11 speed, di ba? Reklamo ka pa ba? Eh, 25,000 lang itong bisikletang to. Not bad, di ba? Ang ano ko lang, napansin ko dito, pag lumulusong ako tapos sobrang kaldag at nakahawak ako sa drops, minsan hindi ko maiwasan na ma-shift siya sa lower na kag na aaksidente kong na-shift na pupush yung lever inward. So nag-shift siya. Siguro ayun nga, kasama bago pa yung bike, naninibago pa siguro ako, so more gamit pa siguro, maiiwasan ko na yung ganong pangyayari. Comfort: frame stiffness is unforgiving, it will punish your body on long rough rides. Comfort: naku, halos wala tong bike na to. Sobrang stiff ng frame na ito. Nung nag-share ako, 50 PSI ako. Kasi yun yung nakasulat sa gulong eh. Recommended daw 50. So nag-50 ako. Ang sakit sa katawan. Lalo na sa mga high speed ka. Tapos dadaan ka sa rumble strips. Naku, ramdam na ramdam mo yun. Sagad sa buto. So, nung nag-share naman ako, naglamesa naman, ang ginawa ko is nagbaba ako ng tire pressure. Sa harap, nag-30 PSI ako, tapos sa likod, nag-35 ako. Yun, umayos. Kumbaga, nagkaroon ng konting compliance yung bike. Hindi na masyadong torture siya sa katawan, pero ayun nga, ramdam mo pa rin kahit papaano, sobrang stiff. Tolerable naman within, sabihin na natin siguro 5 to 6 hours of rough riding, pero beyond that, naku, mararamdaman mo na yun. Medyo may mga mararamdaman ka ng pananakit dyan. So, yun lang naman. Final thoughts. For someone who's curious at gravel bikes but doesn't want to blow their wallet, I think this is a great bike to dip your toes in. With minor changes, most especially on the cockpit, you will enjoy this bike as much as I do. So, if you are considering to purchase this bike, this is a sign to pull that trigger. Go get yourself one. So, sulit ba tong Firino Mosto Gravel? Haba, syempre naman. For 25,000, makukuha mo is napaka-solid na frame. Ang ganda ng mga kulay. Tapos, carbon fiber fork. Tapos, 1x11 na drivetrain. Sobrang para sa akin yung joy na nakuha ko, yung satisfaction na nakuha ko from a 25,000 bike. Sobra-sobra eh. Parang nag-ride ako ng worth 35 to 40,000 na bike eh. Parang ganun yung experience sa akin. Tungtuwa ako sa bike na to, as in promise, kasi ang pinlitan ko lang is stem tsaka bar tape. Tapos yun, napaka-solid na ng feel ng ride eh. Kung kasama to sa listahan mo or kung kinoconsider mo to, huwag ka nang magdalawang isip, man. Kunin mo na to. As in, sobrang sulit nito. So, yun lang. Sige, bye.